Yun. Okay, live na tayo. Kailan na natin silang pumasok para start na. Let's rise and let's go live. We're gathering. Yun lang, wala pala tayong ano. Live leap. Wala nga. Share muna natin. Yun. Ay, masagot natin. Kung wala, no? Sa group. Wala nga. Hello, hello. Sana sa profile na natin. Ano ko eh? Fan page. Ngayon. Good evening! Facebook, hi sa inyong lahat. Happy Friday evening. This is Edward Fermina. At welcome dito sa Facebook Live na to. And this Facebook Live is special. Special to dahil later, mayroon akong i-introduce at ipapakilala sa inyo no, na another achiever, another six-figure earner sa ating company, sa Unity Network. So, sa lahat ng mga members or kahit hindi ka pa member ng Unity Network, I want you to finish, no? Make sure to finish this Facebook Live dahil papakilala ko sa inyo yung bago nating top achiever at isa nating matching bonus achiever. So, later on, papakilala ko siya sa inyo and our intention, my intention and ang intention ng Unity Network, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong Facebook Live ay para ikwento sa inyo no yung success story ng mga members natin dito sa community natin and ma-realize nyo na itong mga tao na to ay mga everyday ordinaryong tao lamang no and gusto kong makita mo na kung sila nagagawa nila maging successful sa internet marketing or sa online business kaya mo din okay so later papakilala ko siya sa inyo walang clue kung sino siya. Hindi nyo siya mamumukaan. Na? Okay. Pero yun, hi sa inyo, sa mga, especially sa mga members natin na naka-tune in dyan. Can you say hi? Can you say hello dyan sa comment para mabati namin kayo? Na, kung nasaan ka man, sabihin mo sa comment na saan mo pinapanood yung ating Facebook Live. Alright? Sige, basahin natin. Sino ba mga nagko-comment na dyan? Batiin natin sila. By the way, dito tayo ngayon sa Fairview, Quezon City, sa head office ng Unity Network. So, andito rin yung mga iba't ibang coaches natin. So, bigyan ko kayo ng konting glimpse. Hey! Hello, Raymond. Sabaki. Coach Rusty Chavez. Pagkain ang mga. Yung mga coach ninyo. Ayan. Yeah. Wala pa rin clue kung sino yun. Yung six-figure earner, matching bonus. Okay, tingnan natin kung sino na yung mga nag-comment dyan. Yun, si Eunice Tuiza. Hello, from Pampanga. Wow. Pupunta ako dyan, mag-renew ako ng ano, passport. Pampanga. Yan, si from Butuan, si Steffi. Pakon, no, tama ba? Yon, Steffi, thank you so much for tuning in. Siyempre si Emilio. Ayan, Emilio Jr. Brother, kamusta ka dyan? Sino pa bangan dyan? Si Lay Santos from Dubai. No, kamusta dyan sa Dubai? Mainit ba dyan? Si Jetro. Yan daw, sabi niya, hi Coach Raymond. Ayan. Ayan, okay. So again, our Facebook Live, napaka-special ng Facebook Live natin ngayon dahil ipapakilala ko sa inyo yung bago nating six-figure, actually matagal na siyang six-figure earner,
No, pero kasi dito sa Unity Network, dito sa affiliate program natin, Unity Network or Ascending Profit System, meron kasi tayong tinatawag na matching bonus. No? So meron tayong specific commission na kinukwenta, no? And kapag yung commission mo doon sa specific income brackets na yon ay nag-accumulate na ipon, no? At nag-total sa 100,000 pesos, ang gagawin natin, no? Babayaran ka ng additional 100,000 na cash bonus. Actually, dito yung cash bonus natin. Ito, no? So, 100,000 pesos ito. No? Mukha lang siya manipis, pero 100,000. Promise 100,000 yan. Kahit magbilangan pa tayo dito. Ayan, 100,000 yan. And i-award natin ito doon sa bago nating matching bonus achiever. Again, we compute your commission, no, kapag umabot yung sa 100,000, no, so from sale yan dun sa ano, sa pinaka core products natin, no. Pag umabot yung commission mo ng 100,000, bibigyan ka namin ng additional cash na 100,000, parang ganito. Okay? So 200,000 kagad, no, yung accumulated income and commission mo. Then after that, pag talagang sineryoso mo yung business mo, pag umabot yun ng 1 million pesos, we will also award you the matching million bonus. Matatanggap ka ng 1 million additional, ha? Additional cash bonus. Sabi nung bata, tinatanong ng iba, Coach, pwede bang gastusin yung mga income? Sabi ko kasi, kailangan maipon eh, di ba? So, pwede mong gastusin yun, pwede mong withdrawin. Basta pag umabot yung total ng 1 million, we will reward you additional 1 million cash bonus. Okay? So, ngayon, meron tayong six-figure earner, 100,000 achiever bonus, yun yung i-reward natin sa kanya, and i-interviewin natin siya. Okay, so ipapakilala ko na siya sa inyo. Ready na ba kayo? Ready na ba? Ready na ba kayong marinig kung ano yung mga ginawa niya, kung ano yung mga strategy na ginawa niya? Ready na ba kayong malaman kung ano yung sikreto niya? Kung paano siya naging successful at nagkaroon ng result dito sa business natin? Ready na ba? Sige nga, mag-type. Sabihin mo dyan, I'm ready. Yes, I'm ready. Sino na mga ready? Ready'ng matuto. Ayan. Ready'ng magkaroon ng aha moment. Ayan. Jason. Ayan. Aha! Si Sunny Labay na yata yan. Na-interview na natin yan. No? Lagi tayo mayroong bago na six-figure or matching bonus achiever. Ngayon, bago naman. Hindi nyo mahuhulaan. Walang clue, promise. Okay, ready na. Ayan, ready na. Sila Telma, John Lee, ready na. Okay, so papakilala ko na sa inyo ang ating bagong matching bonus achiever. Walang iba kung hindi si partner and platinum member, no? Na si Ken Baisa. Ayan, di ba? Walang clue, di ba? Ayan. Ken, congratulations ha. Ito na yung 100,000 mo. Yun. Yeah. Sayang-sayang na yan. Okay, congratulations. And sigurado ako, 1 million matching bonus na yung up next dyan. Yun. So, yes. Tatanungin lang kita no, ng mga konting katanungan. Okay. Unang-una siguro yung background mo, paano ka ba napunta dito? Ano bang dating pinagkakaabalahan mo? No, paano ka napasok sa internet marketing at online business? Okay. Una-una, no, magpapakilala muna ako. My name is Ken Baisa. I am a registered nurse, no? So, nurse. Meron ba unregistered nurse? Meron. Pero yun nga, no? Paano ako nag-start dito? Usually kasi pag nurse, wala siyang knowledge about sa mga sales and marketing, no? So, usually ganun. Yung mga mindset namin is to go abroad. Doon tayo magtatrabaho. Usually, ganun yung ginagawa namin. Pero dito, no, na-open ako about dito sa online marketing. Before, nasa network marketing ako, no. So, halos medyo nakita ko doon na medyo mahirap siya, na personal talaga. Mag-explain ka doon sa prospects. Kailangan mo pumunta ng office, mag-training. Ang nagustuhan ko lang dito is kung talaga, no. Nasa online lang, nasa bahay ka lang. Pwede mo siyang gawin. Tapos, dito, nung nag-start ako, no? Nag-start talaga ako to. Gamit ko lang talaga is cellphone lang. Cellphone lang? Oo, cellphone lang talaga. Tapos, pag hindi kaya ng cellphone, pumupunta ako sa computer shop. Talaga. No? Kahit na mga madaling, mga gabi na yun, mga alas 10 hanggang alas 12.
Ganun ginagawa ko yung business ko. Buti na share mo yun, bro, kasi yung iba nagtatanong, pwede ba ako magsimula sa ganyang business kung cellphone lang gamit ko? So, pwede pala? Pwedeng pwede siya. Basta, nasa sa'yo na yun eh, kung paano mo siya gawin. Maghanap ka ng, be resourceful ka lang. No? Maging resourceful ka kung ano mga available na resources na makikita mo dyan. Kung may cellphone ka, pwede mong gamitin. Tapos, nag-start din ako nung laptop. Nanghiram lang ako ng laptop. Tapos, basag pa yung screen nun eh. Basag pa siya. And then, bumili lang ako ng monitor para makonnect siya. Para, ayun na, laptop na siya, di ba? Parang nakaka-relate ako sa'yo, ganyan. Ganun din. Oo. So, ganun yung ginawa ko, no? Until such time na ginawa ko talaga ng online marketing. Pero dati, no? Sabihin ko lang, yung 100,000, ginawa ko siya within 4 months. Okay? Nag-start kasi ako February, nasa kagitnaan ng February. So, ginawa ko siya. Halos tinodo ko, nag-take massive action ako. Halos ginawa ko siya kahit na nagwo-work ko as a nurse, no? So, ginagawa ko siya as part-time talaga. Part-time lang talaga. Mm-hmm. So, work namin dun as a nurse is 12 hours pa, no? So, kung talagang gusto mong gawin. Oo, gusto mo talagang kumita, gusto mo magbago yung buhay mo. Kung ikaw OFW, gusto mo makauwi, gawin mo talaga. No, kahit na sabihin mo na busy ka, na kailangan mo talagang gawin to. So far ba, ano ba yung pinakamalaking kinita mo dito in one single day? Dito sa one single day, na halos kumita ko, no? 48,000 in one day. 48,000, no? Grabe. Imagine that, 48,000 in one day. Congratulations. Thank you. And ano yung mga paano mo siya na-achieve? No, ano yung mga ginawa mo? Can you share sa mga member na nanonood natin, yung mga interested din? Siguro ang question nila, ano bang ginagawa mo? O paano ba na-achieve yung ganung resulta? So, for example, yung 48,000 in one day, yung matching bonus. So, paano na-achieve yun? Pero una-una, no, kalimutan ko magpapasalamat muna ako kay Coach Edward, no? Siya talaga yung nagpakilala sa akin, nag-introduce ng online marketing. Tapos sa team ko pala, no, sa I Can Inspire Club, nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang pagtitiwala, no? So, ituloy nyo lang itong business natin. Tsaka sa mga affiliate members natin, okay, so gawin nyo talaga to. First, may mga tips ako sa inyo. 6 na tips na to, no, para maging successful ka dito sa business natin. Una-una is to, first dito is yung use time wisely talaga. So gawin natin yung oras natin na maging wise tayo. Una-una, usually kasi, no, yung mga ginagawa natin, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi tayo nag-i-improve, no? Usually, ganun, pag uwi natin ng bahay, nanonood tayo ng mga teleserye, yung mga hindi tayo nag-grow. So mostly, nabi-waste yung mga oras natin doon, no? So halos, tapos natutulog tayo, pagkaumaga, magtatrabaho na naman. Kung employee ka, no, mostly may mga trabaho yan, yung mga ibang members natin. Mostly, ganun yung ginagawa nila, hindi na sila nagbabasa ng libro, hindi nagti-training kung dito sa business natin, no? So, dapat ikaw hanapin mo yung mga time na magiging kuhan ka talaga. Magiging makaka-improve sa'yo, makakatulong, no? Self-development para sa sarili mo. Next dito, yung number 2 dito is live with passion, no? Parang ganito lang din. Follow your passion, no? Yeah. So, find your purpose. Ano ba yung purpose mo dito, no? Bakit mo siya ginagawa? So, ano ba yung passion mo? My passion is to inspire people, no? Na makatulong dito, na mag-improve din yung mga buhay nila, na makuha yung mga goals nila sa buhay. So, ito yung pinaka-the best kasi kailangan mo yung passion mo, mahanap mo. Kasi kapag hindi mo alam yung passion mo, wala kang patutunguhan nun eh. So, kung love mo kung ano ba yung gusto mo, yun, ituloy mo siya. Kasi mostly ng mga nagsasucceed dito is love na love nila yung passion nila. Okay? Next natin dito is yung do not make things complicated, no? Kasi mostly sa atin, mga members, no, ng Unity Network, usually nagiging komplikado, na overwhelmed sila sa mga bagay. Like, gumagawa agad sila na paano ba yung gumawa ng vlog, paano gumawa ng mga autoresponder, paano gumawa ng marami ginagusto malaman, no? Pero dito kasi, no, automated system na nga siya, no? Mas pinadali na siya. Sa akin, it took me 3 years para matutunan to. Pero dito sa automated system, mas pinasimple na lang siya.
meron tayong 10 steps training tsaka one-on-one coaching na dito matututunan lahat, no? So mas madali na lang siya, hindi naabutin ng 3 years, no? So mas madali na lang, may automated system, may nagpe-present na para sa'yo. Yun nga, kahit na pwede, natutulog ka, pwede ka pa rin kumita, no? Pero kailangan talaga may action yun. Hindi lang basta-basta matutulog ka lang. You gotta stick with the basic mo sa simula. Yes. Basic lang talaga, no? Gamitin mo yung affiliate link mo. Ang pinaka gagawin mo lang dito is to drive traffic and create your own stories. Ganun talaga pinaka-focus natin dito, no? Tandaan yun, guys. Yun. Next na ako, ng pang-apat is to be alive, no? Ito talaga yung gustong-gusto ko, is to be alive, maging buhay. So, notice mo kasi, no, pag, you know, kapag namamatay ka, dying ka, ganito, straight siya. Yung lifeline na yun, di ba? Lifeline. Kapag you're living, syempre, ganito, no? So, nagli-living siya. So, notice mo siya, na nakarelate ka sa, connect mo siya sa life experience natin, no? Yung real life experience natin, may mga ups and downs. Okay? So, like, ups and downs yan. Tapos, parang pinipili mo, no, yung mga stagnant life, stagnant buhay natin, straight line siya. Being as entrepreneur, no? Being as entrepreneur yung buhay natin, ganito, no? We're living. So, dito na-realize ko, nung nakita ko to, halos parang kwan siya. Nakaka-relate yung mga failures natin, mga failures, setbacks, tapos yung mga bagay as I took risk, live with my passion. Okay? So, tapos yung mga bagay na hindi nag-workout sa akin, mga nag-workout, tapos even ngayon na hindi nag-workout, no? Naalala ko na, ibig sabihin nito, nakikita ko yung sarili ko na ito yung nag-live ka. So, you mean normal lang talaga? Oh, normal. Oh, normal lang talaga na may challenge tayo, no? Hindi ibig sabihin na agad-agad, kuhan ka, magsasucceed ka. So, marami kang pagdadaanan ng mga failures, rejections. Halos dati sa akin, halos nire-reject lagi. No? Naalala ko nung nag-start ako sa network marketing, halos nagbabahay-bahay ako niyan. So halos marami nag-reject. Ayaw, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan mo. Bakit? Ganon, ginagawa mo. Nurse ka, bakit? Ganon, ginagawa mo. Benta-benta ka, di ba? So halos iba-iba talaga. So far, ano yung pinakamalaking challenge na na-experience mo sa business? Mostly mga challenges ko kasi mga pan eh. Minsan may mga bagay na hindi ka kumikita eh. May ganun. May times na hindi ka kumikita. Pero tinatanong ko yung sarili ko, ano bang problema? Ano bang kulang sa akin? So, that's the time na naghahanap ako ng mga ways, no? Kung paano ko ma-improve yung sarili ko. Ano ba yung mga bagay na i-improve ko? Ganun yung ginagawa ko. Usually, naghahanap ako ng mga books, naghahanap ako ng ibang mentors internationally. So, usually ganun, no? Naghahanap ako ng mga books talaga na makaka-relate or makakatulong sa business ko. Okay. Yung panglima ko dito is never give up, no? Never give up talaga sa mga pangarap mo. Isang example, a story neto, no? May isang experiment, no? May isang experiment, isang shark na nilagay sa malaking container. So, meron doon yung shark nilagay doon, tapos may mga isda, no? May mga isda na nilagay doon. So ngayon, yung ginawa ng shark na yon, syempre paikot-ikot doon, kinain yung mga isda sa loob. Okay? So kinain niya doon. So tapos ang ginawa noon, syempre naubos na yung isda doon. Ginawa nila, naglagay sila ng isang may isang strong na fiberglass sa gitna. Tapos andito yung shark sa kabila, andito yung mga nilagay nila yung mga maliliit na isda. So, ang ginawa ng shark, syempre, nakita niya yung mga isda doon sa kabila, no? So, nakita niya, kakainin niya. So, ngayon na, pagpasok ng shark, syempre, paglusob niya doon sa mga isda, bumangga siya. Pabangga ng babangga hanggang sa, ayun, inulit-ulit niya hanggang sa, ayun, na, naging tired siya, hindi na niya inulit, halos pagod na siya. Halos, sabi niya, parang, wala nang pag-asa to, no? So hanggang sa nanghina siya, wala na siyang, kumbaga, andun na lang siya, naka-stain na lang siya dun sa side na yon. And then ang nangyari, nakita ng mga kwan, kinuha na yung fiberglass sa gitna. Tinanggal. Tinanggal, kinuha na doon. And then, yung isda naman sa kabila, syempre, parang lumalangoy na freely, no? Freely siya. Tapos yung shark, andun pa rin sa kabila. Akala niya na may fiberglass pa rin.
no? Parang ganun. Nag-give up na siya. May, ganun din, no? Moral of the story is na usually sa buhay natin, no? May mga times na pumipigil sa atin para makuha mga goals natin. Kahit na wala siyang barrier, no? Kahit na walang barrier, mostly kasi pumipigil sa atin yung mindset natin, no? Yung mindset natin na para makuha yung goal. Kahit na andyan na eh, yung mga dreams natin na malapit na siya, minsan ganun, hindi pa rin natin nakukuha kasi minsan tired tayo, unmotivated tayo sa mga dreams natin kasi nga may mga, kumbaga nag-stop na tayo mag-try sa mga bagay na yung dati hindi nag-consayo, nag-workout, pero yun, mostly hindi na nagtatry yung mga tao na yun. So, ang gawin mo is to never give up sa mga dreams mo. Mag-try ka ng mga bagong bagay na makakatulong na mag-improve sa sarili mo at patungo sa success mo. Okay? Next, itong final is to be positive. Okay? Sa lahat ng bagay sa araw-araw, positibo ka lang dapat, no? So, oh, pag-ising mo pa lang, dapat kailangan positibo ka na. Kasi, buong araw mo yun, kapag positive yung environment mo, sa utak mo pa lang, sa mindset mo pa lang, positibo ka na, yung buong araw na yon is kwan na, positibo na talaga, no? May mga hindi mo lang alam, pero mostly positibo ka, tsaka magpasalamat ka, no? Magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka, kahit maliit man yan, magpasalamat ka. Mostly kay Lord talaga, magpasalamat tayo sa mga blessings na binibigyan niya araw-araw. Tsaka yun, no? Sa mga tao, kahit na smile ka dun lagi, no? Smile ka lagi. Kasi nga, business mo, dapat lagi ka nakasmile, no? So, yan yung mga 6 na tips na... Sige, pwede ba natin i-review ulit yan? Oo, una-una, yung first tip natin is to use time wisely. Wise ka dapat sa oras mo. Next is to live with passion, no? Dapat talaga, find your purpose, kung ano ba yung passion mo, ano ba yung gusto mo na makuha, no? Kung ano ba yung love mong gawin. Okay? Next is do not make things complicated, no? Huwag mong gawin komplikado yung buhay mo. Pinasimple na nga, so huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Okay? Next is to be alive, no? So yun lifeline na yun, tatandaan mo yun, no? Na yung real life natin is full of ups and downs. Okay? Next is to never give up, no? Never give up sa mga dreams mo. Huwag mo hayaan na iba yung magpatakbo ng buhay mo, no? Na kasi huwag kang kumbaga kuhan ka lang yung never give up sa mga dreams mo, kasi kapag nag-give up ka, tapos yung buhay mo dito, no? Ay kumbaga hindi na mag-stagnant ka na lang. Okay? Kita-kits bukas, ha. And then next is to be positive. Itong last natin, be positive sa buhay natin. Okay? Para lahat ng mga positive things mapunta sa iyo. Okay? Yun. So yun yung 6 tips na bigay ko sa inyo. Yun. Congratulations again. Okay. Congrats, brother. Thank you, coach. And dami mong nai-inspire, dami mong natutulungan. Mm-hmm. Sana lumaki pa yung organization and influence mo. And looking forward ako na maging part ka ng Millionaires Club ng ating community. Yun. Okay, so yun. Okay. Tandaan niyo yun, yung tip na binigay sa inyo, mga tips na binigay sa inyo ni Ken Baisa. And sana next time, ikaw naman yung ano, next na ma-awardan ng matching bonus and especially yung matching million bonus. Okay, so kung na-inspire ka dito sa video na to, kung may natutunan ka dito sa Facebook Live video na to, make sure na i-like or pusuan mo na lang, puso. Puso, mas maganda. Puso. Pusuan mo tong Facebook Live natin and make sure na mag-subscribe ka para ma-notify ka para next time kapag mayroong ganitong free training, ma-notify ka. Okay, pwede mo ring i-share ito sa mga friends mo, sa mga Facebook connections mo. Okay? Para sa mga members natin, 9 o'clock p.m., 5 minutes from now, meron tayong exclusive training with Coach Raymond Tabake. So make sure mag-login kayo dun sa ating, sa mga email ninyo. No? May pinadala kaming login details. And maganda yung topic na pag-uusapan natin. And paalala ko lang, August 26, yung ating Titanium Inner Circle Seminar. Exclusive ito sa mga Titanium members natin, sa mga Titans, sa mga Titanium members natin. Matin kayo doon, August 26. Kung sakaling wala ka pang ticket, pero Titanium member ka na,
log in ka lang sa account mo, go to my products and buy a ticket. Okay, magkita-kita tayo sa August 26 seminar. Okay, so thank you so much for tuning in. More power sa inyo. God bless. We love you all. Bye-bye. Coach Ken, congrats again. Okay. Bye. Nako, paano to? Hindi ako marunong. Pagkita tayong lugar, Ken. Paano to? Not live. Diba na yan? Bye-bye ulit.